Laganap ang street food dito sa Pinas at bilang bida-bida sa kusina, hindi na naman mapakali ang utak ko sa mga simple things, char. So, ayun na nga. Lumabas ang creative juices ko habang pinapanood ang mga street food na to. Ito si Mr. Bats, ang inyong foodie bestie na palaging bida-bida sa kusina. Andito tayo ngayon sa bilihan ng street foods para ma-check natin kung ano-ano nga ba yung mga pwede nating i-upgrade. So ayan, nakabili na tayo ng ating mga kakailangan ng street foods sa ating pagluluto. Pero bago ang lahat, check muna natin syempre kung ano-ano nga ba itong mga binili natin. Meron tayong calamares, day old, kwek-kwek at chicken proben. Syempre, umpisahan na natin ang ating pagluluto. Ang unang recipe ay calamares pasta. Pakulo muna tayo ng tubig dahil magluluto muna tayo ng ating pasta. I believe lahat tayo dito marunong na magluto ng pasta. Kung itatanong niyo ako kung ilang minuto ba dapat niluluto ang pasta, well, depende po yan per brand at kada po packaging meron nakasulat dyan na instruction. Etong pasta na ginamit ko ay 8 minutes lang luto na. At habang inihintay nating maluto ang ating pasta, maghiwa muna tayo ng ating mga kamatis. Alam mo ba na ang kamatis ay uri ng prutas? Ngunit kalimitan, pine-prepare natin ito bilang isang gulay. Great source din ito ng vitamin C, vitamin K, and potassium. Slice na rin natin yung ating lemon dahil ito yung magbibigay ng lasang pangmayaman dito sa ating lulutuin mamaya. Gusto mo yun, lasang mayaman. Pagluto ng ating pasta, i-drain mo na yan, pero magtira tayo ng konting tubig. Magpainit na tayo ng ating pan, lalagay tayo ng konting mantika, dahil magigisa tayo ng bawang. Akala ko ba konti? Konti lang yan, huwag kang pressure. Kapag mainit na yung ating mantika, ilagay na natin yung ating bawang. Amazing naman yan, boy. Di ba pwedeng, ka-chill yun na lang? Kung meron kayo nito, mas mapapadali ang buhay ninyo. Pero syempre, kung wala, pwede rin namang manumanong tantarin nyo na lang yung ating bawang. Sunod na natin yung ating kamatis. Maglagay lang tayo dito ng konting soy sauce. Dito natin kukunin yung alat na kailangan natin para sa pasta. Lagay rin tayo dito ng hoisin sauce. At para makatikim naman tayo ng tamis na ipinagkait ng tadhana sa atin, maglalagay tayo ng brown sugar. Just make hollow ng mabuti hanggang sa matunaw ang ating asukal. Char. Kumuha ka na dun sa itinabi nating pasta water kanina at lagyan natin itong ating sauce. After mo dyan, ilagay na natin yung ating calamares na 20 ang isang baso. Amazing, di ba? Matanong ko lang, magkano nga bang calamares sa inyo? Mag-squeeze na rin tayo dito ng lemon para makuha natin yung juice. At syempre, huwag mong itatapon yan pagkatapos. Kasi kakailanganin pa natin yung kanyang balat. You make hollow ng mabuti again. Saka natin ilagay yung ating cooked pasta. Naway mapatawad ninyo ang may ingay na manok at mga aso dito sa aming tahanan. Pag ako nainis, tinola ang abot ng manok na yan. Oh, alam ko, nakita ninyong may nalaglag na buto ng lemon kanina. Don't worry, tinanggal ko na yon. Siyempre, siguruduhin nating makoat lahat ang ating pasta ng sauce. Maglalagay din ako ng konting chili flakes para medyo spicy at ng pepper pig. Pagkatapos mo dyan, pwede na tayo magplating. Gamitin na natin yung pinggan na inilalabas lang tuwing may bisita o okasyon. Siyempre, huwag kalimutang ipagpaalam to kay mama. Ilagay na rin natin yung ating toppings na pusit at kamatis. Kayo na bahala kung gaano karami, siyempre. Bueno, ay lasa. Hmm? Okay, lasa. Masarap syempre luto ko to eh. Ikalma mo, titikman natin to mamaya.
nagtatakam na nga ako eh. Yan, syempre maglalagay pa tayo syempre ng pampaganda. Ay, oh, kita mo yan? Oo, ha? Amazing, di ba? Yan, mukhang mayaman yung calamares natin. Siya nga pala, chili flakes yung binudbud ko at magdagadgad pa tayo dito ng balat ng lemon. So ayan, tapos na tayo magluto ng ating calamari pasta. At sa susunod naman natin... Boy, mag-inhale ka boy. Bakit? Laki ng tiyan mo. So ayan, tapos na tayo magluto ng ating calamari pasta. Magpapalit lang ako ng aking damit dahil medyo hapit na yata ang ating polo. Sunod naman natin lulutuin ang ating Proben sandwich. Finally, nakapagpalit na ako, hindi na restricted ang aking galaw. Umpisahan na natin i-prepare ang ating sandwich. Ang susunod nating recipe ay Proben sandwich. So, una natin gagawin, i-re-refry lang natin itong ating Proben. Ipiprito lang natin ito ulit kasi hindi na siya crispy. Pero kung crispy pa naman siyang naiuwi mo, huwag ka nang magprito ulit. So habang nagre-refry tayo, maghiwa na rin tayo ng ating tomatoes. Or tomato, kasi isa lang ating kamatis. Siyempre, maghiwa din tayo ng ating... ano ang tawag dito? Pepino. Yes, correct. Ito, tumalisik. Yeah. Iwain na natin to sa maninipis. Tapos na tayo dyan, for sure, tapos na rin ma-prito itong ating... Ay, actually, dati na palang na-prito ito. So, i-refry lang naman natin. Ayan. I-ahon na natin ito sa kahirapan. At umpisahan na natin i-assemble ang ating sandwich. Hindi muna pala tayo mag-assemble ng ating bread dahil hindi pa tayo nakapag-toast ng ating pan. So, maglagay na tayo ng butter dito sa ating pan. Then, ilagay na natin yung ating pan. Ay, pan nga ba ito? Basta tinapay. Ayan. Tagal pa tayo na. Sayaw ka muna. Wow. Look at that. Amazing, isn't it? Napakabango mga kaibigan. Mga foodie bestie. Ayan. Pwede na tayo mag-assemble ng ating bread. Unahin na natin ilagay yung ating lettuce. Sunod yung ating sliced cheese, tomato, and pepino. At syempre, huwag nating kalilimutan ang ating Proben. Maglagay rin tayo dito ng mayonnaise, ketchup, and mustard. Itsura pa lang, napakasarap na nitong chicken Proben natin. Prove me I'm wrong. Char. Maisingit lang. At tapos na tayo sa ating Proben sandwich. Aminin, nakakatakam. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat dahil meron pa tayong pangatlong lulutuin. So ano pa bang hinintay natin? Umpisahan na natin to. At ang huling recipe naman ay mixed street food with buffalo sauce. Unang ingredient na kakailanganin natin ay ang butter. Pero syempre, isindi muna natin yung kalan dahil papainitin muna natin yung pan. Dapat mahina lang ang ating apoy, tutunawin lang natin yung ating butter. Sunod ang hot chili sauce, garlic powder, cayenne pepper, at chili flakes. Haluin lang natin ito ng mabuti. Ayan! Ikot-ikot lang! Ikot-ikot! Ikot! Singer's yarn. Siya nga pala, this is optional pero naglagay ako ng banana ketchup para Pinoy na Pinoy yung lasa ng ating sauce. Optional din ito pero pwede tayo maglagay ng brown sugar para mabalanse yung anghang ng ating sauce. So okay na ako dito. Kapag okay ka na rin sa timpla mo, ilagay mo na yung ating day old tsaka kwek-kwek. Actually kahit anong
kasi na street food yata, pwede mo na lang ihalo dito. Kasi sauce din naman ito eh. And after ma-coat lahat, pwede na yan. Patayin na natin at i-plating na natin. Buffalo kwek-kwek and buffalo day old. Amazing, di ba? Actually, meron pa tayong natirang calamares dito, so pwede rin siguro natin ilagay. Bakit hindi, di ba? Ang tawag mo dyan, boy? Mix. Mix street food. Ayan. So, after ma-coat lahat, pwede na tayo mag-plating. At finally, tapos na tayo sa ating pangatlong recipe, ang mixed street food with buffalo sauce. And finally, andito na tayo sa ating paboritong part, ang tikiman time. So, tikman na natin yung una nating niluto, ang pasta. Huh? Sarap ba eh? Ang sarap talaga nito, boy. Manamis na miss. Tapos bagay na bagay yung ano sa kanya, yung lemon zest na nilagay natin. Lasang pamayaman tuloy itong ating calamari pasta. Sunod natin itong sandwich. Boy, kita mo naman yan, no? Hindi ko alam kung paano ko ito kakagatin, pero... Hop! Ano? Okay. Ipikit na ako eh. Ito na yung moment ko, boy. Okay. Again. Laki. Ano masasabi mo? Para lang siyang crispy chicken sandwich, ang kaso mas chewy itong Proben natin. Which is okay lang. Tapos bagay na bagay din yung mustard dito. Another lasang pang mayaman. At ang panghuli, yun. Ang ating mixed street food, ang haba ng pangalan nito, basta may buffalo sauce. So, tikman na natin yung quick na may buffalo sauce. Sarap. Masarap yan, boy. How about itong ano kaya? Itong lechon manok nating maliit. Itong one day old. Manghang? Manghang siya dahil dun sa hot sauce na nilagay natin. Kaso, mababalanse siya nung sugar. So, ayos na ayos yung lasa nito para sa akin. Ano bang masasabi ko dito sa lahat ng ating recipe? Yum! Sarap! Abangan ang susunod na pabida natin sa kusina next week, mga bestie. Ito ulit si Mr. Bats, ang inyong Foodie Bestie.